maganda yung kanilang nilatag with the Moskov. El Clasico na pang-counter talaga. And even before, yung mga nung onti pa lang ang heroes na nai-release tsaka, ng MLBB. Tsaka Ate Chantel, hindi naman sa, ano, sa, lagi ko tong sinasabi na binabarag ko si Batoy sa gold lane pag mag-marksman ako. Pero kapag katapat ng isang Beatrix ang isang Moskov, mauunaan siya ng Moskov. Kasi may Blinkaroo eh. Oo nga. So, ayan o, maunahan niya pag nalamangan siya ng Moskov dito sa items. Madidisrupt, lalo na, ayan, kaya kailangan machine gun kay Elika talaga. Kasi kapag sniper ka, lamang Moskov sa'yo dyan eh. Mag-hit lang yun, mag-hit. Pag mauuna lang. Saka yung pwesto ni Kadera, parang dami pa niya iisipin. Kasi diba yung passive din ng normal hit nung Moskov. So, kaya naka-sniper naman ngayon si Kadera para from time to time, magpo-poke siya. Poke lang, kaso medyo mahirap yan kasi nga may Blinkaroo, let's see. Pero 50-50 pa rin, depende pa rin sa galawan. Ang napaka-interesting dito, yung Franco. Ang daming panghuli, Chantel, ng Onyx. Franco Bite. Yun Dragon, na, eh. Way of the Dragon. Kay Ray of the Dragon. Uy, may nag-flicker. May nag-flicker. Poke dito, tatamaan si Samot. Flicker out para kay Samot. Pero sinong huli ngayon ni Janna Cutie? Sinipa si Janna Cutie. Ay! Nabitin yung lambitin. OMG! Nabitin yung lambitin ni Janna Cutie. 0-1, first blood para sa Onyx ID. Napaganda nga first blood para sa Onyx. And yun yung reason din kung bakit Cho Jungle ang kinuha for Kyrie. So one reason is, since sila na naman yung lagi magkakatapatan, why not? Ikaw na yung hero mo na mismo, yung counter doon sa katapat mo. Tama, grabe yung huli niya doon ng Way of the Dragon. Janna Cutie. Most likely, makakita tayo later on na talagang magta-try ang Onyx na mag-invade. Kailangan. Kailangan talaga. Kailangan na nilang gawin. Hindi pwedeng mag-snowball itong Fanny na to. Ang dami nilang panghabol sa Fanny. Kahit hindi matamaan ng stun, you also have the Benedetta ni Boots na pwedeng mahuli. So if you are geek, you really need to protect Janna and give the sustain. Here we go. May teamfight na magaganap. Final blow. Nilabasan naman ni Boots dito. Pulado si Baloyski. Boots, hinahanap niya dito si Baloyski. Isa pang dash, isa pang normal. Hindi nakakayanin pa. Sino makakuha ng turtle? Makukuha to ng Onyx. Ayun yung pasok ni Boots dito. Makakakuha ng kill yung Gusho, Dindrian at Sinipa na. Ow. Series of skills para dito sa Onyx. After that, mapagkagat from Samot, dumiretso naman with the Way of the Dragon for Kyrie. So imagine kung gano'ng kahirap na tumakas ngayon at pumasok para kaya Janna Cutie. Now at 2 deaths on this game. 3 minutes, then 1.3k gold lead para sa Onyx. Kailangan manalo dito in terms of laning at hindi na tumaba pa si CW, kung ikaw ang Geek Fam kasi added na naman na counter para kay Janna Cutie later on. But things are looking good para sa Indonesian champions, Onyx Esports. Grabe, Ate Mo Chantel. Onyx Indonesia is doing it once again in this game na sila yung lumalamang and putting all of the pressure sa side ng Geek Fam. Ito ah, kanina, Chantel, si Kyrie ginutom ng Geek Fam nung isang game na hindi nila pinagkuha ng jungle. Ngayon, nakakapag-jungle naman si Janna Cutie. Yun nga lang, kapag funny ka kasi, gusto mong i-utilize yung part na dapat, lamang ka kapag mayroong 2v2 na nangyayari. Kasi pwede ka mang sweep. Oh. Yung pwede ka mang biglayan o yung mga ganyan. Ang problem, walang nakukuha si Janna. Mabibilis din. At na-dead pa si Baloy. Ayun, nahuli pa si Aboy. At nadapa si Laboy. Pasok pa si CW. Kamuntikan pa si Kadera. 0-5 is real. Onyx. Oh, 1-0-2 na si CW din. So right now, even for Onyx, continues ang kanilang rotation. So things are not really looking good para sa Geek Fam. Pero Janna Cutie, meron siyang Blade of Heptasis. Oh, ay, naku, nahook pa! Nahook pa. Pinambait yung Bennett's Rage. Nice hook na gumula dito sa Onyx ID. Ay, si Kyrie. Onyx Esports. Pasok ngayon si Janna Cutie. Kanina pa hinahabol to. Janna Cutie will take that double kill. May pagbawi ngayon si Janna Cutie in this game. The turtle will spawn. 2-6. Geek Fam, nakakuha ng onting hope sa laban na to. Uwi muna si Janna Cutie. And for Kyrie ay magkukuha muna sa kanya. Siya na kanyang buff. So, kailangan madaling ito ng Geek Fam habang wala pa si Samot and even Kyrie doon sa moment na yon.
But yes, this is an easy turtle objective para sa Geek Fam. Pero lamang pa rin ang Onyx pagdating sa gold kasi si Boots makakakill sa top lane. Ang dami rin pwedeng split ng Onyx dahil kay Boots eh, no? Madulas. As meron din kasi silang global presence because of the Moskov Spear. Kailangan lang ng Geek Fam dito mag-wave clear. Good thing na meron silang Lilia at meron silang Matilda. Kaya hindi kaagad makakapag-ultra push yung Onyx ng isang lane. Oo, mabilis. Pero yung split is real. Gets yung split. Way of the Dragon popping. Naku, kinombo dito si Janna. Nice combo mula kay Drian and Kyrie. Counter go naman para kay Luke. Kailangan nila kunin ito si Drian. Drian falling down. Luke with a retaliation play. Hoping to get Boots as well. Boots. Pero isang Benedetta yan na kayang makawala. 1-for-1 exchange. Madulas talaga yung Benedetta. Now, para sa side ng Geek Fam, ang pinaforce nila is to zone out the players ng mga Onyx doon sa may middle lane. At pinipilit nila na makasira agad ng buff. Yung nga lang mahuhook flicker out para kay Baloyski. At sumasama na rin from time to time si CW doon sa mga ganong klaseng team fights. So, para sa Geek Fam, nakikita natin na nahihirapan si Janna Cutie na kumuha ng kill and pumasok against Onyx. So, talagang aasahan nila ng damage later on would be Kadera. Kailangan maging effective yung laning niya. Oh my love. Counter go naman dito para kay Nakairi doon sa bandang gilid. Makakakill na naman dito si Drian na wala si Aboy. Aboy, 19 seconds down. Nandun si Kadera. Binabanatan si Nabut. Naiwan naman si Baloyski doon sa hapat. As the machine gun won't do anything sa kupunan ng Onyx Esports. Oh my love, Chantel. Total dominance sa pinapakita ng Onyx Esports. Yes, and ang added pa doon is... Even si CW, minsan lang siya sumama sa teamfight. So, yung items niya ngayon, kasi kamati ka na siya makapag-split push sa top lane. So, all in all, safe pa siya. Mamaya, kasama siya sa teamfight. Mare-reset pa yung buff dito ni Janna Cutie. Oh, no. Although, kung mapansin natin na, panghuli talaga yung hero ni Kyrie against Janna Cutie. Kasi kanina nasipa niya si Baloyski, pero hindi ganun kataas yung damage. Oh. At, I mean, parang ganun talaga eh, yung lineup na binilt nila. Against Janna Cutie talaga. Nagre-revolve around Janna Cutie against the Fanny. Nung nakita nila yung Fanny eh, kaya nga rin binan ng Geek Fam yung Atlas. Mm-hmm. Kasi alam nila eh, pwede pang mag-mid na iba to. At yun nga, mid Gushon ang kanilang kinuha. Kinagat ngayon si Baloyski. Oy, pero masyado makunat si Baloyski dito. Makakuha dito si Janna Cutie ng mga magandang kill. Dalawang kill. Ang kanyang madadali with Samot and CW down, makakapag-push ba ang side ng Geek Fam? Nandito si na sa likod si Boots. Boots, where are you going? Clap, clap, clap. Uliin si na Kadera dito. Kadera, napagamit na ng Ibiru. Ayun na yung Shadowblade Slaughter mula kay Drian. Meron ba yung incandescence? Mukhang wala na. Baloyski is alive. Kunat ni Baloyski ng dati engagement, Chantel. Pero may palag din na yung Geek Fam. Pero talagang si Kyrie, if ever napapasok si Janna Cutie, nasipa niya pa doon sa ilalim ng Torre kanina kaya hindi nakatakas pa. So, very, very nice performance para sa Onyx. Minamadali na lang ngayon ang Geek Fam na maka-clear na minion wave kasi yun yung way nila para mapigilan na somehow ang kalamangan na to ng Onyx. At sumama pa na isa, if ever na sumama na si Kadera doon sa mga team fights, naka-ready na rin si Kyrie kasi meron na siyang Blade Armor. Wow. So, defense-wise, item-wise, parang nilook forward na ng Onyx kung ano magiging problema nila. Alam na nila, nag-get sila. Watch party, oh. And Onyx Esports. Onyx Esports, ha? Medyo nababawi ito, Chantel. 9 minutes na. Hindi pa rin nakakapag-push ang Onyx. Parang may pakiramdam ako na ang ganda kasi ng spam ng Geek Fam. Na-hold nila to the point na nagkaka-item sila. Ano bang balita sa scaling dito? Scaling-wise, well, pagkadating kasi sa medyo pababa din kasi may diminishing returns kasi din yung hero ni Janna. Pero pagka tumaba kasi si Kadera dito, may front sila na dalawa, Luke and Baloyski. Magiging madali para kay Kadera kumuha ng kill kasi si Aboy yung burst killer nila. AOE or AOE yan. Susubukan si Luke uliin dito. Wala nang Nibiru's Passion. Lord, marireset? Wala nang Nibiru's Passion ngayon. So alam to ng Onyx ID. Ni-reset nga lang yung Lord. Tama ka, Chantel. Hinihila na ngayon ng Geek Fam yung Lord. Lord may knock-up. Kyrie nandito. Mambibait sila. Sino mga kukuha dito? Uy, naton si Look. Kyrie! Naton si Kyrie. Gumagaw si Kyrie dito. Shun po out para kay Kyrie ngayon. Meron pa siyang extra Jin Kondo. Counter na nga.
Nandun si CW, may tulak. Nasa gilid dito, Shadowblade Statue. Eh, ginawa na, nawala na nga si Kadera. Sabi, sino pa makakuha ng Lord? Oh. CW yan. CW yan. Yung Kimpi ay talagang effective para kay CW. Sipa, counter go para kay Kyrie. Liban na lang si Luke, pabalik. Pero basagan to rin nila sa mid. Blink in para kay CW. May kasama pang Lord. Onyx Esports winning that team fight. Nung akala natin Geek Farm makakakuha ng Lord, pumasok si Kyrie sa... Oh, actually, pumasok si Samot, kinagat dito si Kadera. Alam nila na ang kukuha na ng damage is the Beatrix. Nakuha nila yung Lord. Mas malaking kalamangan nila ngayon. And the control is really on the side of Onyx Esports. Sobra ka naman! Parang nahihirapan ngayon yung Geek Farm sa counter-engage kasi yung heroes mismo ng Onyx, yung counter sa kanila. Kyrie... Gusto niya magdagdag pa ng isa pang championship after getting that MPL Indonesian Championship. Iba ang pinapakita nila dito sa laban na to. The mastery of the trap. Another hook. Shadowblade Statue Incandescent combo. Pero ngayon medyo makunat si hook dito na taunt niya lahat. Pero hindi pa rin sapat ang kunat dahil lahuli pa rin si Baloyski doon sa patang gilid na yon. Dalawang nawala ngayon sa side ng Geek Farm. Gawin mo ng tatlo. Onyx Esports owning this game. Ramdam na natin yung gigil ng mga players ng Onyx. Samama pa ng Dominance Ice and even Malefic Roar para kay Boots and Samot. So tatlong patay para sa Geek Farm. And yung pwesto ngayon ng ng Onyx ang nagiging mahirap para sa Geek Farm. Kasi gusto lang naman sana talaga ni Baloyski kanina na mauna for the face check. Pero si Samot, yung Franco ang nagdi-dictate ngayon kung sino bang possible na kill para sa Onyx after nung nakadiretso din si Kyrie for the kick. Ginamit ni Baloyski kanina yung Franco na yan. Hindi naging effective, Chantel. At sinasabi lang ni Samot, Baloy, this is how you do it. Si seminar muna kita. Hindi ko lang alam kung may ganong term sa Indonesia na nagkakaseminaran. Pero dito sa Pilipinas, ganon ang ginagawa. Seminar ka muna. 0-2 but 10 assists. Oho! Grabe naman talaga, sakto. Siya pang pinag-uusapan. Ang dami na nating nakitang mga flicker hook sa isang Franco. Parang sa international scene, ngayon lang ata natin nakita yun. Cyclone Eye hook? Ay! Naku, sinong nahuli dito? Si Kadera! Samot Saring hook mula kay Samot. At ngayon, ang Geek pa may malungkot na tinamaan pa ng 819. Na slow. Ayun na si Kyrie. Na super slow. Ay, natulak pa. Diyan na cutie. Tinuhuli siya ng lahat. Wow! Onyx Esports trapping this funny. Oh, oh, si Luke. At mukhang igogo pa nila si Luke dito. Kahit may Krayel, si Luke. Kahit nakapag-taunt, si Luke ay wala na. Talaga magagawa mega kill. Mukhang dito na ata tatapusin, Chantel. Onyx Indonesia is on a roll. Lahat ng mga heroes nila ngayon, nakikita na natin yung damage. Nung time na yun, hindi pa nga nagamit yung Petrify. So, kompleto yung mga spells nila para dito sa Lord Objective. Wala din si Luke, walang added na sustain. Taga-front ang Geek Farm. Kanina, 2-0 Geek Farm. Ngayon, Onyx, lamang na lamang sila. Meron pa silang panibagong Lord. All out championship form. May blade armor pa si Samot. Pinakunat pa ni Samot ang sarili niya. Makapal na ang Franco mismo. Nilagyan mo pa ng armor. Gaano kakunat ang isang Franco? 0-2. 12. Oh my God. Kailangan na ng Geek Farm dito ang isang malahimalang outplay. Isang malahimalang taunt sabay Bennett's Rage. Talagang nasupress ang Geek Farm dito, Chantel. Nakaready ulit si Samot na if ever na merong mahook. Tinitipihan si na sila ni Kyrie. Nag-black shoes na si Aboy. ML na ML si Kyrie. Init na init pa after that championship. Maligamgam pa, kumbaga. Mabilis na madedepensahan ng Geek Farm yung Lord. Pero grabe yung pressure kasi dalawa yung crowd control, meron kang taga-dive, tapos pwedeng dalawang crowd control, dalawang diver, isang free hit. Okay, gumagaw si Kyrie ngayon. Sinong unang babanatan? Shadowblade Statue nilabas na. Magmi-miss yung hook dito. Black Shoes. CW makakuha niya yung Torre. Gumagaw na ngayon. Nauna si Bots. Si Bots ngayon na mahina. Si Bots
ay talaga pinahina kayo ng Geek Farm. Sabay counter go ni Baloyski, Baloyski. Lahat na ng gutom ni Baloyski ay nilabas niya sa team fight na ito. Pero hindi na mapipigilan pa si CW. Tapos ata ang MLBB. This is it. Onyx is